Dixon. In low, in the paint. Jordan, left hand. Yes, put it down. There's 35. Si Michael Jordan ang itinuturing na the greatest of all time sa kasaysayan ng NBA. Bakit nga ba hindi? 6 times NBA champion. 5 times NBA MVP. 6 times Finals MVP. 14 times NBA All-Star. 10 times scoring champion. 9 times NBA All-Defensive Team. At 1 time NBA Defensive Player of the Year. At isang Hall of Fame inductee. Marami nang nasabi tungkol sa kanyang career sa Chicago Bulls. Ang three-peat, ang flu game, ang the shrug, the Cavaliers killer, Black Jesus, at syempre ang the last shot. Simentado na ang kagalingan ng isang Michael Jordan. Pagkatapos ng ikalawang three-peat sa Chicago Bulls, nagretiro na si The GOAT. Naging presidente siya ng basketball operations para sa Washington Wizards de kalaunan at part owner ng franchise. Pero binitawan niya ang posisyon dahil gusto niyang maglaro para sa Wizards. Kapi muna mga kumpadre, pero huwag kang pakampante. 2 season labang naglaro si Michael Jordan sa Washington, pero naging malaki ang impact niya para sa mga batang Wizards. Naitanong noon kay Michael Jordan kung bakit siya bumalik sa paglalaro. Ang sagot niya, nais lamang yung ibahagi kanyang karanasan sa mga batang manlalaro. Hindi lamang sa practice, kundi sa actual na laro, sa loob mismo ng court, kasama nila. Naniniwala si Jordan noon na may kakayang umangat pa ang Washington Wizards at maging playoff contender. Sa mga panahong iyon ay masasabing ups and down ng kanyang karera. 38 na si MJ nang maglaro sa Wizards. Pero sa 2 season na yon, siya ay may average na 22.9 points per game on 41.6% field goal shooting, 5.7 rebounds per game, 5.2 assists per game, 1.4 steals per game, on 34.9 minutes per game sa season 2001-2002. At sa sumunod na season ay 20 points per game on 45.7% field goal shooting, 6.1 rebounds per game, 3.8 assists per game, 1.5 steals per game, sa 37 minutes per game na paglalaro. Hindi matatawara na kagalingan ni Michael Jordan bilang isang atleta. Sa kanyang panahon sa Washington Wizards, marami rin siyang naging memorable moments. Tulad ng back-to-back 45-point game laban sa Charlotte Hornets at New Jersey Nets. Yung tapal niya sa drive ni Ron Mercer sakay steal, sa palagay ko kumpadre ay napaka-disrespectful. Naging All-Star pa rin siya noong 2003 kahit sa edad na halos 40 na. Umiscore rin siya ng 43 points sa panalo nila kontra sa New Jersey Nets noong 2003 at naging natatanging 40-year-old na naka-score ng 40 puntos o higit pa sa isang NBA games sa kasaysayan ng liga. One of the best game niya bilang Wizard ay yung laban nila kontra sa Charlotte Hornets. Kumamada ng 51 puntos si Michael Jordan sa game na yon. May kasama pang 7 rebounds, 4 na assists at 3 steals. Binasag ni Michael Jordan ang franchise record sa puntos sa isang quarter na 23 points na nagawa noon ni Bernard King. At umiscore siya ng 24 points. Naitala rin niya ang pinakamataas na puntos sa kasaysayan ng Washington Wizards sa puntos ng panahon na yon. 18 years rin niya pinanghawakan ng record na yon bago na break ni Jamal Crawford. Nang umiscore ito ng 50 rin sa edad na 39. Ang performance na to ay tugon ni Michael Jordan sa mga kritiko na kesyo matanda na siya at iba na ang laruan. Bumagsak lang naman siya ng 55% field goal shooting sa game na yon. Sa 2 taon niya sa Washington, nabigyan ni Michael Jordan ng magandang run ang Wizards. Mula sa 19 wins noong 2000-2001 season, pagpasok ni MJ ay umangat ang kanilang standings, 37 wins sa 2 sunod na season. Hindi man natin maikukumpara ang Michael Jordan ng Bulls era sa Michael Jordan sa Wizards. Ayon sa mga narating, hindi maikakailang ito pa rin ang The GOAT na ating nakagisnan. Ang kagustuhang manalo, ang kagustuhang umangat, ang maging magaling sa piniling larangan. Bumagsak man at matalo, tuloy lang sa paghanas sa sariling kakayahan. No flop, don't stop. Ubos na yung kape ko. Timpla ulit. Rubber torn away by Jones. Saved by the... Oh!